Guys, ito po, welcome to the vlog. And right now guys, i-hatch na natin yung mga nabili natin eggs kay Monsta Infinite. Tapos meron ako limang itlog guys, yung tatlo dito, soulbound Monsta. Tapos yung dalawa is Chrono Zero. So guys, i-check na natin kung ano yung makukuha natin yung mga Monsta. Sana magaganda silang lahat. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell for more updates kasi mga best deals and sweet deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs in other stores and other secret shops. I-link ko lang sa stats and sa baba guys, panoorin niyo at makatulong ko sa inyo. Okay, before tayo magsimula guys, pumunta muna tayo dito sa Discord channel nila at makikita natin dito. So nakatuwa lang tong meme na to. So yung mga bots daw, hindi sila nakakuha ng Chrono Zero Monsta. So ibig sabihin guys, kahit papaano, hindi tayo nalamangan dito. Kasi diba maraming mga balyena nasa market ngayon, bumibili sila ng mga maraming mga Monsta. Kahit papaano guys, walang mga bots ang nakapasok dito. At safe yung mga soulbound Monsta natin, tsaka Chrono Zero Monsta. Which is very good. Hindi tayo mamamonopoly yung mga ibang mga balyena dito. Kung naalala nyo guys, diba, sa isang wallet ID lang, tatlong eggs lang yung pwede natin bilhin. So, hindi nakabili yung mga bots ng maramihan dito. Ito ko, konti lang nakuha ko, pero at least diba, na-spread out lahat to sa mga totoong players na gustong maglaro ng Monsta Infinite. Then, nag-release ulit sila dito ng article guys. Pwede na natin i-bring back yung mga Moni tokens natin, pabalik tayo kay BSC or sa mga MetaMask wallet natin. Pero nakita ko dito guys, na it will take 8 hours to be completed. And right now kasi naman, di ba, kailangan naman natin talaga ng money sa ating mga Monsta wallet. Kasi di ba, kailangan natin dito, bibili tayo pa rin eh, magkuklone tayo. So hindi po pa naman nakikita yung need na ibabalik ko yung mga money natin pabalik ng BSC or ng mga MetaMask wallet natin. So hindi ko muna to itatackle guys, kasi hindi pa naman siya ganun kanin. Pero kung gusto nyo makita guys, ililink ko lang din mismo yung kanilang medium dito sa baba sa description box para mabasa nyo rin. Pero at least, di ba, pumunta rin kayo dito guys sa Discord channel nila para maging updated din kayo. And dito ako na-excite guys. Magkakaroon tayo ngayon ng mini game. Tapos ang pot natin ngayon dito or yung worth ng prize pool natin is 1 million USD. So dollars to guys, ha? US dollars to. So kung mapapansin nyo guys, kung babalikan natin si Monsta Infinite sa roadmap nila, ito yung makikita natin. So, natapos na tayo sa trailer, Monsta Barter. So, nandito na tayo, guys. Ayan. So, tapos na tayo dito sa Marketplace Launch. Nandito tayo ngayon sa minigame. So, abangan natin to Q4 of 2021. Pero malapit na to eh. Alpha testing ngayon na lang. So, Q4 din to 2021. So, ano na ba ngayon? November na ngayon. 2 months na lang. Less than 2 months na nga lang lalabas na. So, ito sa minigame. Diba, abangan natin to guys kasi malaki yung ngayon, no, price pool natin, 1 million USD. Tingin ko guys, pag nagkaroon na tayo, nag-live na tayo sa minigame, mas dadami yung maglalaro dito. So, ina-expect nila magti-triple daw yung community natin. Kasi nga, diba, dahil dito, pag nag-live na mismo naman talaga yung laro, dito natin makikita kung gaano kaganda yung Monsta Infinite na laro. Then, meron din silang article dito about the Monsta Mafia Heist. So ito guys, so yung pot money na 25,000 money na distribute na nila yan sa mga nag-join dito sa nila, sa activity nila. So guys, tayo hindi tayo nakapag-join kasi dito. Pero kung nag-join kayo, i-check nyo na lang din sila. Isa sa natutuwa ko guys, live na rin ang ating Monsta Wallet sa Google Chrome Web Store nila. So pag kinlik natin to, ito na, nandito na agad. So makikita natin, oh, Chrome na mismo to. So legit na to guys ha. So parang si MetaMask Wallet, di ba? Na kay Chrome Web Store siya. So available na rin ang ating Monsta Wallet dito. So alam nyo naman na pag nandito na siya kay Chrome, legit na yan guys. Actually, daming mga announcement ni Monsta Infinite. So sa December or November 15 guys, so ilang tulog na lang to, isang linggo na lang to, pwede na tayong mag-Monsta cloning. So ang goal natin dito is makapag-clone tayo ng maraming Monsta para makapag-marapi tayo ng scholars. O pwede rin tayo magbenta, pero gagawa tayo ng guide kung paano tayo mag-clone dito. So dito ako na-excite kasi syempre tayo yung mga, isa sa mga nagsisimula dito sa game na to. So sana makarami-rami tayo ng breeding kasi syempre, di ba, ang focus natin dito is marami rin tayong matulungan tao. So sana marami din, makarami-rami tayo kasi 0 out of 4 yung nakuha ko kay Chrono Zero.
So, madadagdagan pa tayo ng mga 4 na months na dito. Okay, let's go na dito sa ating account. So, ito yung nakuha natin. Dito sa account 1 natin, meron tayong 3 soulbound months. So, 2 out of 4 itong 3 to. Tapos, sa pangalawang account natin, kung mapapansin nyo, dun ko pinasok mismo yung ating Chrono Zero Monster. So, ayan. So, kinulang na kasi tayo ng pera dito. So, meron tayong Chrono Zero na 0 out of 4. Actually guys, nakachamba tayo dito sa Chrono Zero Monster natin. Kasi may lakad ako nung araw na to, nung Sabado. Tapos bumili agad muna ako ng 3 soulbound monster natin para safe lang tayo. Tapos kasi yung Chrono Zero na sold out na yan eh. Then later that day guys, meron pa palang unsold na 3,000 na monster na Chrono Zero. So nakabili agad ako ng 2 doon. So kung meron pa sana tayong pondo, may natitira pa tayong itong STT natin, bibili pa sana ako ng isa. Kaya lang ito lang yung ano, pondo na kinaya natin. So nakakuha tayo ng 2 pang Chrono Zero. At least kahit pa pa ng 0 out of 4 to, pwede ko pa itong i-clone ng 4 na beses. Pinabukasan na tayo ngayon. So bigla tayong umalis at medyo napurnada. So i-hatch na natin ulit ito. Hatch. Ayun na. So nakikita naman ito, monster details. Click natin yan. So meron tayo profit. Okay, profit. So check natin guys dito sa game description natin mamaya. Ito, yung mga ano nila mismo. So may mga cards na rin sila. So normal. Okay, so meron tayo ngayon dito, profit. Kit nila. So one down, match natin itong pangalawa. Mamaya natin guys, i-check yung mga ano nila, mga cards naman nila para makita natin yung ano yung mga abilities. Sana magaganda rin. Okay, kit. Parang si Rambo naman to ah. Okay, wala tayong legendary, pero that's good. Alchemist naman yung nakuha natin dito. So non-transferable and non-tradable kasi soulbound monster siya. Yung mga cards niya rin. So may check din natin yan. Yan, 2 na. So, yung pangatlo natin. Kahapon kasi medyo matagal. Kailangan namin umalis. Sasamahan ko yung mother ko. So pumunta kami ng Marikinas. So medyo nabulilyaso. So na-delay ang ating pag-hatch. Ang cute nito. Para si Pikachu. So eto naman jogger na ito. Ang cute. Ito yung skill cards naman niya. So may check natin yan. So ito na mismo yung 3 nating monster. Yung soulbound monster to guys ah. Tapos, pumunta naman tayo dun sa ating mga nakuhang mga to. Sana mga magaganda yung mga Chrono Zero natin. So, let's hatch naman to. So, yung number niya, oh, 5,728 yung pinaka-ID number niya. So, bago-baguhan to. Parang may moon siya dun sa noob. Ano kaya to? Ah, so, Nightingale. Ito yung itsura niya. Oh. So, puro normal lang sila. So, yung skills naman nila. Tapos, ito. So, ito 7,488 naman yung kanyang ID number. So, parang ma-inception monster din to. Pero, ano, 04 naman yung ano nila. Pag clone count nila. Uy, parang itsura lang yung kanina natin. No? Alchemist din. Parang same lang sila ng itsura. So, ayan. So, ito guys, yung ating 5 monster. Tapos, ang maganda ngayon, para makita na rin natin siya yung skill cards nila. So, subulan na natin kay Chrono Zero. Yung mga cards na niya, parang kay Axie Infinity rin, ito, Doppelganger. So, play next attack card twice. The second attack is dealt with X damage. Then, may smite tayo or smite, deal X percentage of remaining health as physical damage. So, discard X cards on hand, the enemy lose XY attack for their next turn. Ito naman, Toxic Spray. Magaganda sana yung mga ano no, yung cards natin. Ito yung mga sanang mga cards na nakuha natin. Ito yung mga mamahalin pag nagbentahan tayo ng mga ano, ng mga monster natin. So, enemy receives X elemental damage at every turn last for X round. Sana itong mga rare, sana itong mga skill cards na to. Then, bubble, grant X block to an ally, last for X round. Then, offering, discard first X cards and draw X additional cards, sacrifice X health. So, Nightingale, pag tinignan natin siya sa game description natin. So, repetition is the key when it comes to a Nightingale. When the same move is done many times, its efficiency will increase exponentially, achieving total mastery. Para maganda. So, syempre, di ba, combination lagi tayo ng mga skill cards natin. Ito, isa pa nating soulbound or chrono monster natin.
yung alchemist natin, ano ang sinasabi sa alchemist? Geeky and gimmicky. So they work and do many things in succession. While many of their abilities can be helpful to allies, some are able to use their multitasking capabilities to dominate their enemy. So i-check natin yung cards naman. So maganda yung mga cards nito, yung mga rare din. So multicast, get an additional turn with X new cards. And meron tayong spirit tap, deal X elemental damage, restore X stamina. Then meron tayong tantrum, regenerate X amount of health and stamina in the next turn. Tapos may prayer tayo, ito man ito. Remove all debuffs from ally, restore X health for each debuff removed. The enemy targets your allies for X percentage or for your X percentage damage next turn. So transmute, grant X, Y health to any ally for X mana on the ally. So ito yung mga cards naman nila. So sana magaganda yung mga combination natin ng mga cards. Para at least, di ba, manalo tayo sa mga ano, sa mga gameplay dito. Siyempre, di ba, ito pa rin naman yan. Combination ng mods na natin lahat yan pag maglalaro tayo. So, ito naman. Meron tayong Prophet. Pag Prophet naman, lalo ko yung Pokemon dito. Si Bulbasaur. So, Nature's Charm of Protection. Ability to keep enemies at bay and their allies alive. Their close affinity with nature, they can borrow its attributes to work wonders. They are friendly and always a powerful addition to anything. So, meron tayong Oracle. So, prevents an ally from dying X times, last or X round. So, maganda to. So, hindi mo mamatay yung mga monster natin dito. This is good. Thank you, Lord. Parang maganda tong card na to. Then, meron tayong Jagiflex. So, gain X extra damage on strike cards, last for entire battle. Meron ulit tayong Tantrum. Kanina meron tayong Tantrum din. And meron tayong Harmony. Restore X mana to an ally. And din naman, reduce X stamina cost on all attack cards from an ally. Parang healer tong Prophet natin. Then Bohong. Enemy lose X intelligence for X rounds. So ito naman yung Alchemist natin. Kanina naano na rin natin yung Alchemist. So ito ulit si Alchemist. And ayan, siya ulit to. So, mayroon tayong multicast. Nakita na rin natin ito kanina. Then, mayroon tayong cleave. So, deal extra physical damage to all enemies when attacks is used this turn. Then, swift. Mayroon din tayo. Gain X agility for the rest of the turn. Tapos, mayroon din tayong prayer. Remove all debuffs from an ally. Restore X health for each debuff removed. Tapos, mayroon din tayong appraisal. Grant X intelligence to an ally. Then meron tayong Vengeance. Ito, bago ito. Give X physical damage to attackers. Last for X rounds. And lastly, ito. Tignan natin ito. Yung Juggernaut natin. Parang si ano ito, Pikachu. Ayan. Juggernaut, mobility, and speed. They have a strong and light body coupled with a tendency to be a hyperactive. They seem to have unlimited energy and like to rush straight into battle before the event starts. So, tignan natin card. Meron tayong Adrenaline. Let your next turn, X turns earlier. Spirit Tap. Deal X elemental damage. Restore X stamina. And meron tayong Astral. So, reduce the mana cost of your next card by X. Tayong Phase Shift. Exchange stamina and mana cost for the rest of your turn. And meron tayong Curse. The enemy lose X defense and X resistance for X round. Fury Swipe. Deal X physical damage increased by X each use lasts for entire battle. So, yun guys, no? Ito yung limang monster natin ngayon. So, actually, maganda rin yung nangyari dito. Kumuha ko ng, ano, ng tatlong soulbound kasi itong tatlong soulbound is non-transferable. So, dito lang yan sa account natin. Tsaka non, ano din ito eh, non-transferable tsaka non-tradable. So, hindi ko rin ito pwedeng ibenta. So, ang mangyayari nito, yung sa pangalawang account natin, pwede ko kasi itong i-clone. So, i-wait lang natin guys ng November 15 yung pagka-clone natin. So, ipaparamihin ko itong lima na to. So, yung guide nila, lalabas naman nila. Siyempre, maghahanap din tayo ng mga scholars, guys. Paparamihin ko muna to para makakuha tayo ng scholars. Sayang din kasi, di ba? Di ko rin naman kasi to malalaro araw-araw kasi siyempre marami rin tayong ginagawa.
So, kailangan ko rin. Kakaroon tayo ng mga scholars. So, wait lang tayo sa mga guides nila. Paparamihin ko agad to. So, syempre, mag-start tayo sa lima muna monster. Alright guys, so yun lang muna ang ating video for today. And if you to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and some videos. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stories and other secret shops. I-link ko lang sa taas and sa baba. Guys, panoorin niyo at makatulong to sa inyo. And guys, keep safe. God bless and see you in the next video.